sufficient sacrifice. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, to break every chain. Sufficient sacrifice, sweet wife. A blessed evening po, mga kapatid. A blessed evening, a blessed Tuesday evening po, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At maraming salamat po no, sa ating Panginoon, sa ating buhay na Panginoon, na patuloy po tayong patuloy tayong inaahon papunta sa kanyang presensya. Kaya tayo po ay tunay na mapalad po, no? Hindi po sa mga material na, mga bagay, no? Bagkus sa pagpapalang espiritual po, mga kapatid. No? So, we are blessed. And because we are blessed, then therefore, we must be a blessings din po sa bawat isa, no? God bless po, Brother Rodney. So, muli, no, ang ating pagnilay-nilayan ngayon, mga kapatid, no, no? Actually po, no, talagang, ano po ito, no, napapanahon, mga kapatid. Good evening din po, Nanay Marina. God bless din po sa inyo. And yun po, no, a blessed evening din po sa bawat isa. No? So, there is power in the name of Jesus, no? To break every chain, no, yung mga nakakadena sa atin, mga negative thoughts, lahat, no, yung mga sin na nakatago pa sa ating puso, sa ating buhay, no, there is, meron palang magagawa po ang Panginoon, no, para tayo po yung mapalaya, no. Yes, God bless din po, Nanay Marina, no. So, muli po, no, magnilay-nilay tayo ng salita ng ating Panginoon. At ang ating keyverse po, no, is from the book of Hebrews chapter 4 verses 12, no. Na muli, mga kapatid, no, naka-indicate naman po dyan. So, tulungan nyo ako na muli buksan po natin ang salita ng ating Panginoon, ang Biblia, mga kapatid, no. Para in times po, no, para in times, mga kapatid, na tayo po ay nalalagyan na ng chain ng kaaway, therefore meron po tayong mga salita ng ating Panginoon na panlaban po natin para po magpatuloy po tayo sa ating Panginoon sa paglakad, mga kapatid, no. So yun po, no, so let's start na po, mga kapatid. So magpray po tayo, mga kapatid. So muli, tayo po ay magbigay, no, magbigay pagpapasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na muli kami po ay mapalad, Panginoon, at kami po ay patuloy na inaahon papunta sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, na muli sa iyong kabutihan, Panginoon, hindi mo kami hinayaan, Panginoon, na maghanap ng iba pang gawain, Panginoon, bagkos kami yung inahon, Panginoon, papunta sa iyong presensya. And we are blessed, we are grateful, O God, na muli kami pinagpapasalamat sa iyong kabutihan. Lord God, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, at patuloy na nagpapalinis ng aming mga puso't isipan, Panginoon, na patuloy kaming humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, sadya man, Panginoon, o hindi, Panginoon. Muli, Lord God, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Malaya kang kumilos, Panginoon, na kami po'y turuan, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso't isipan, Panginoon, na handang magpaturo, Panginoon, sa iyong mga salita. Yes, Lord God, mangusap ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Mangusap ka, Panginoon, kung paano namin ma-break ang chain, Panginoon, ay walang iba, Panginoon, kundi kami po yung manalig sa iyong dakila at makapangyarihang pangalang Jesus. Yes, Lord God, muli, Lord, tinataas namin ang iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito, na ikaw, Panginoon, ang mangunguna, Panginoon, tunay, O Diyos, na kami tao lamang, Panginoon. Kami po ay limitado, Panginoon, limitado ang aming kailangan. Bagkus, Lord, we are blessed, and we are blessed, Lord God, na itong problema na ito, Panginoon, gamitin mo lamang ang flat
term na ito ang aking buhay na maging pagpapala sa aming mga buhay, O Diyos, na muli. Bigyan mo kami ng obedient heart and humbled heart, Lord God, na kami po'y magpaturo sa iyong mga salita. Maraming salamat. Itinataas namin ang lahat-lahat na ito, Panginoon, sa iyong dakila, makapangyarihang pangalang Jesus. Amen, amen. So, a blessed Tuesday evening po, mga kapatid, no? So, yun po, no? Blessed evening po, Ate Merly, Sister Ivy, no? Brother Rodney, Nanay Marina, no? So, muli, mga kapatid, so, tayo po ay magnilay-nilay, magbulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon. So, muli, no? Ang atin pong pagbulay-bulayan ngayon, mga kapatid, is napapanahon, no? There is power, no? Lagi po nating tandaan, mga kapatid, sa paglakad natin sa ating Panginoon, tunay na meron pong kapangyarihan ang ating Panginoong Hesus upang talagang wasakin po, no, yung kadena, yung mga nakakadena po sa ating mga buhay. So, yung addiction, hindi lamang yun particular sa substance, mga kapatid, no. So, mamaya, later on, malalaman po natin, no, kung ano yung mga addiction, no, sa ating mga buhay. Yes, God bless you too, Ate Marley. So, yun po, no. As we read po the key verse po natin, no, sa book of Hebrews chapter 4, verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." So, napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil yun nga, no? To break the chain, mga kapatid, meron po pala ang salita ng Panginoon, no? Quick, powerful, makapangyarihan. Pag sinabi pong mas matalas pa, mga kapatid, no? Blessed evening din po, Sister Ate Shine at Sister Maylin, no? God bless us all po. Please continue to include. Amen, amen. Yes, in Jesus' name. Thank you. Yes, amen. Yes, amen. There is power in the name of Jesus. So, wala tayong ibang gagawin kundi manalig, mga kapatid. Kasi doon pa lang sa key verse, mga kapatid, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, no? At matalas, no? Kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak, no, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So what a great word, no, na galing po sa ating Panginoon. Na tunay, mga kapatid, yung mga chain na nilalagay ng kaaway, no, sa ating mga buhay, meron pong katapat, no? Merong katapat yan, mga kapatid, na muli, no? Matalas po, no? Matalas ang salita ng ating Panginoon na patuloy, no? Ibibreak ang chain na ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. So, yun nga po, no? Ang sabi nga, no? So, ito mostly talagang sa mga lumalakad po, no? Sa Panginoon. And even dun sa unbeliever, so ito din po yung struggle minsan, kaya minsan madali pong matisod, no? So ito yung sinasabi, no? Ito yung paalala, no, ng ating Panginoon sa bawat buhay, no, ng bawat isa. Kahit ikaw ay unbeliever, ikaw ay believer, so we must know, no? Dapat alamin natin na minsan, no, meron pong ginagawa ang kaaway ng mga chain sa ating mga buhay. So a blessed evening din po, Pastor Edlin and Sister Jezebel, no? So malalaman po natin 'yan, mga kapatid, no. So yun nga, no. Ito ngayong tanong, no, shall we continue to sin, no? Shall we continue sa addiction na minsan, no, that grace may abound, no, na upang sumagana ang biyaya. So magpapatuloy pa tayong magkasala, no, upang sumagana ang biyaya. So wag sana, mga kapatid, no. So wag nating aksayahin, no, nandun na yung binigyan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga, kailangan po, no, a blessed evening po, Sister Clemencia and a brother Elias, no. So yun nga po, no, nandun na tayo, nasapat na tayo, mga kapatid, no, nasapat na tayo ng ating Panginoon. Therefore, we must, no, kailangan po nating
ipabreak, no, yung mga chain na ginagawa ng kaaway sa atin. Na akala po natin, mga kapatid, is nandun pa rin, no, nandun pa rin tayo sa path ng Panginoon, no. Sabi nga po dito, no, the chains of addiction. Again, mga kapatid, addiction, ang laki po ng saklaw ng addiction, no. Addiction meaning, no, a particular substance, thing, or activity. Even nga sa ano, minsan addiction sa talagang sa pagmamahal, no? Talagang minsan addict ka na dun sa pagmamahal na tipong yung ibibigay mo na yung buhay mo, alang-alang lang doon, no? Pero yun nga minsan, yun nga, kaya nga kailangan natin yung Word of God kasi siya yung nakakapag-discern. Nakakapag-discern dun sa, yun nga, no, kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, mga kapatid. Again, our heart is deceitful, mga kapatid. A blessed evening po, Bro John, no? So yun po, no? So yun nga po, no, ang sabi dito, addiction is man's fool's attempt to satisfy a void that only God can fill. So pag sinabi pong void, emptiness, mga kapatid. So yun yung pagka-addict ng isang tao, no, sa particular substances, sa mga bagay, sa mga gawain, no. So marami pong activity, pag-iinom, pagpa-party, no. So kinds of addiction 'yan, mga kapatid, no, na every after work, so mayroong party-party. So kind of addiction. Kahit po yung pag-iinom, mga kapatid, no. Pero yun nga, no, laging sinasabi dito, addiction, spend time doing worldly thing, mga kapatid, no. Even the social media, if hindi po natin kaya ito po'y binabaliwala natin, mga kapatid, then gagamitin po yan ng kaaway para unti-unti tayong ikadena doon sa area na yun, mga kapatid, no. So, yun nga po, no? So, the chains of addiction. So, kailangan nating alamin, mga kapatid, kung ano yung nakatanikala sa ating mga buhay na hindi naman talaga kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi nga po dito, addiction manifests itself in many forms, no? Some manifestation are tangible. Ibig sabihin, obvious, nakikita po, no? At yung iba naman, no? Kasi sabi nga dito, pag sinabing tangible, ibig sabihin easy to spot, no? Like substance abuse, overeating, or gambling, no? Then there are other manifestation that are subtle, no? Pag sinabing subtle, difficult. Yun yung sinasabing inside natin, mga kapatid, no? Ito yung sinasabing deep-seated and hidden within the walls of our soul, mga kapatid. Yun nga po yung fear. Rejection, lagi nating tandaan, isa din po yun sa mga chain na ginagamit ng kaaway, no? So wala, lagi nating tandaan na kapag nasa path na tayo ng ating Panginoong Hesus, dapat nandun yung fruit of the Holy Spirit. Dapat wala na po yung self-pity sa ating mga buhay. Yes, given there is rejection, but still, hindi natin pwedeng panghinayangan yun, no? Lagi tayong humingi ng tulong sa ating Panginoon, no? Kasi minsan yung rejection, mga kapatid, ang sabi dito, or even the need to be accepted by people. So, yun po, no? Nevertheless, addiction is man's false attempt, again, to satisfy a void that only God can fill, no? Christ wants to make us whole, no? He wants to make us complete, no? There are no substitutes, mga kapatid. So, wala tayong substitute, bagkus ang atin lang talagang, ang gusto po ng ating Panginoon is siya po, no? Siya ang makakapag-fulfill ng mga yun, mga kapatid. Na muli, ang akala natin, no? Yung addiction natin doon sa mga bagay, yung addiction natin sa mga activity na hindi na naman kalugod-lugod sa ating Panginoon. Then yun nga po, no, minsan ginagawa yan, tinitwist po yan ng kaaway. Na kung hindi natin siya papansinin, yan po ay patuloy na muli magiging addict na tayo sa particular na yun, no? Yes, addiction is defined as not having control over doing. Yes, amen, no? Or taking or using something to the point where it could be harmful to you. Yes, amen, no? So yun nga po, no? Yun nga sinasabi. Even love, mga kapatid, no? Ginagamit yan ng kaaway. Na akala mo, mahal mo yung isang tao, nandun na binigay mo na yung buong puso mo, buong buhay mo.
Pero minsan, no, again, ang tao po ay hindi po perfect, mga kapatid, no. At any moment nagbabago, at any moment, so doon na po, no. Kaya nga, 'di ba, nababanggit palagi po 'yan sa ating morning devotion, even evening Bible study natin, na talagang minsan nagko-commit ng suicide, or hindi man nagko-commit ng suicide, at talagang nandoon na po sa obsession, no? Obsession na papatayin na 'yung isang tao alang-alang, na wala nang makinabang. So ganun po ang ginagawa ni Satan sa ating mga buhay, at 'yun 'yung mga chain na 'yun, mga kapatid, no. So 'yun nga po, no. Minsan ang chain din natin para ding 'yung ating feeling noon, mga kapatid. Tinatawag din pala 'tong double-edged sword din, no. Kaya 'yun nga, no, kailangan din natin ng double-edged sword na mag-break nito, mga kapatid. So addiction is a double-edged sword on one side, no. Sa isang side, lust. Pag sinabing lust, so physical, mga kapatid. So marami po ang lust ng tao, no. So 'yan ay binanggit ni Satan nung tinukso niya ang ating Panginoon Jesus, 'di ba? The lust of the flesh, the lust of the eye, no? Na muli pinangakuan siya na ibibigay ko ang lahat ng ito kung ako ay yung sasambahin, no? The lust of the eye, the lust of the flesh, 'yun, gawin mong tinapay ang bato, no? So ganun po katindi ang kaaway po natin, no? On the other hand, rejection, no? So ang last po, the unending appetite for more, the overpowering craving for something that will never be quenched or satisfied. So ito nga po yung sinasabi, na kahit ano po nating inom, kahit ano po nating gawin na ano, na akala natin ito na yung kasiyahan, at the end po, no, in a short time, there is an ending of the happiness, no. Happiness lamang yun, mga kapatid, no. Outside, ano lang siya, no. Pero inside, there is an emptiness, mga kapatid. And on the other side, no, there is rejection, no, which reveals itself through insecurities and pride, no. So lagi natin yung tandaan, mga kapatid, yan ang minsan nating hindi napapansin bilang tao. Madali lang pansinin yung nag-iinom ka. Madali lang mapansin po, mga kapatid, yung nambababae ka. Pero pagdating po sa insecurity and pride, minsan, mga kapatid, yan ang ginagamit ng kaaway, no, sa ating mga buhay. At unti-unti, no, unti-unti niyang i-chain yan sa ating mga buhay. Pride attempts to mask the problem, while insecurity feeds pride, a vicious cycle covering a more severe spiritual problems, no. Ito ang tinatawag na barrenness, no. The fact of land or soil not being good enough for plants to grow on it, no. Yes, amen. I beseech you, brethren, you know, the house of Stephens, that is the first fruit of that they have addicted themselves to the ministry of the saints, no. Yes, amen, no? So okay sana kung ganyan po, no, mga kapatid, no? No, sa Panginoon po tayo. Kung meron man tayong pagkakaadikan, is yung magkaroon ng kaluguran po, no. Bigyan natin kaluguran ang Panginoon, mga kapatid. Pero kung sa mga bagay po, mga kapatid, no, kagaya nito, kasi tayo po ay nasa flesh pa nga, mga kapatid, no. Kung tayo po ay mahina, no, ito nga yung sinasabi, kung tayo po ay mahina, at lagi natin siyang dinidisregard, kaya nga, di ba, kung upang ma-overcome natin ang fear, mga kapatid, kailangan nating alamin, mga kapatid. Kailangan nating malaman. Dahil kung lagi na lang natin sinasabi na, ah, hayaan ko na, gagamitin yun ng kaaway. Yun ito nga yung sinasabi na masking the problem. Instead na i-acknowledge mo, Lord, nagkakaroon ako ng insecurity, nagkakaroon ako ng pride, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Pero minsan, dahil nga, hindi na natin ina-acknowledge, hinahayaan lang natin, yun na yung nag-create ng chain sa ating mga buhay. Yes, amen. The strain of managing on addiction can seriously damage your work life and relationship. Yes, amen po, mga kapatid, no. Kahit pala, 'di ba, sa misuse of substances, pero minsan dun sa mga
sa mga bagay po, mga kapatid, no. There are lots of addiction, mga kapatid, no. Even sa mga bagay, no, sa mga gamit, sa activity lalo, no, na tipong hindi na mabubuhay, na hindi magawa yung ganong activity, no. So, yun po yung addiction minsan na nilalagay sa atin, no. And yun nga po, no, masking the problem. So, yun nga, hindi natin dapat to hayaan, mga kapatid. Kapag meron na po tayong na-feel na ganun, na meron tayong, yes, given we had the rejection. And we feel, no, the insecurity, the pride, no. Na muli, lagi natin tong ibigay sa ating Panginoon. Dahil kung hindi po natin tong ibibigay, patuloy lang natin tong tatakpan, hayaan ko na. Yun po ang gagamitin ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya huwag natin sabing hayaan na natin. Lagi natin tong ibigay sa Panginoon. Lord, nagkakasala ako. Bakit nagkakaroon ako ng ganito sa sarili ko? Bakit ganito, no? Bakit ako nagkakaroon ng self-pity sa aking buhay, no? Kailangan nating i-acknowledge, mga kapatid, at ibigay sa ating Panginoon. Huwag nating hayang tayo lang. Again, tayo ay tao lang. We are limited, mga kapatid, no? Limited tayo sa lahat ng bagay, no? Kaya we must not mask the problem. If we, no, lalo na kasi yung mga emotions issue, mga kapatid, mahirap yan, no? Minsan kasi talagang itinatabi natin, ahayaan mo na. Minsan yung jealousy, di ba? Minsan nasa thoughts natin yan, no? Nasa thoughts natin yan, pero hinahayaan lang natin. Ahayaan mo na, okay lang yun, di ba? Pero kung yun po, no, ay inano na natin, yung tipong, ay, bakit ako nagkakaganito? May something wrong, no? Kailangan ko tong ibigay sa Panginoon. May something wrong dito sa nafe-feel kong ito. Hindi ito kalooban ng Panginoon, di ba? Kaya nga, bakit ako nagkakaroon ng insecurity, Panginoon? Bakit ako nagkakaroon ng prideful na in which lumalakad ako sa iyo? Kaya nga, kailangan natin siyang isangguni. Huwag na natin siyang takpan, mga kapatid, no? Dahil kung patuloy po natin yung gagawin, yun na yung magiging chain sa ating mga buhay. Kaya nga, no matter how you attempt to dress up your problem, mga kapatid, no, your underlying core conditions remains the same, no? Your soul has a void and is need of a savior, no? Kaya nga, kailangan natin ng may tutulong sa atin, no? Para maalis doon sa mga ganong emotion na yun. Kasi mostly ang emotion po, no, ang tinitira ng kaaway. Outside, madali lang po yung, madali lang talaga po yun, mga kapatid, na baguhin. Pero sa inside po, a man can mask, no? A man can mask, di ba? Even the devil, di ba? He can mask na magiging tupa siya, pero inside siya pala ay lobo, no? Asong lobo, no? Na ibig sabihin, kumbaga, kayang-kaya niya mag-mask, no, mga kapatid? So, ganun din po tayong mga tao. Naakala natin talagang nandun na yung prideful moments natin na hinayaan na lang natin. So, yun yung ginagamit ng kaaway. Naakala natin, hindi natin ina-acknowledge, ay okay na, no? So, patuloy yung bubuin ng kaaway at yun na yung itatali niya sa ating mga buhay, no? So, kasi kapag pagdating talaga sa ating mga emotion, yun nga yung sinasabing sa tao kasi merong conscious and subconscious. Kailangan nating ingatan yung subconscious mind, mga kapatid. Kasi kapag hindi natin iingatan ng ating subconscious mind, ia-absorb niya nang ia-absorb kahit mali o hindi, tama o mali, ia-absorb niya nang ia-absorb yan, mga kapatid. Kasi ang conscious mind, ito yun nakikita natin, no, na nadarama natin. Pero kapag hindi natin in-internet, hindi natin inalam na yung pride, yung insecurity, yung jealousy, yung hatred, mga kapatid, is yun po, no, yun ang gagamitin ng kaaway. Kasi mas madali po yung makapasok sa ating kaluluwa at patuloy yun, no. Yun na yung sinasabi na magki-create yun na talagang ilulugmok ka. Doon na yung condemnation. Yung sinasabi, iko-condemn ka na. Lagi ka na nga, hindi ka karapat-dapat kasi ganito ka, no. Hindi ka karapat-dapat kasi, ayun nga, hindi ka naman kamahal-mahal, no? Ganun na yung gagawin ng kaaway sa buhay po natin, no? Hindi ka karapat-dapat kasi makasalanan ka, tapos ang pupuntahan mo, holy, no? Hindi ka holy. So, ganun na yung gagawin ng kaaway, ititwist niya, no? Pero kung nalalaman natin ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, nalalaman natin siya. Imaginin nyo po, no?
buhay at mabisa, matalas po, no, sa anumang tabak, mga kapatid. At meron siyang, yun, no, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, mga, no, mga kapatid. Thank you, Jesus. Yes, amen, no? Sabi nga po ni Bro John, yes, madali lang mabago ang outside dahil utusan lang ito ng inside, amen. Pero ang inside, mga kapatid, no? Yan po ang nagpapabagsak sa atin, no? Even Haring David, no? Yan po, no? Kaya nga, nagkaroon siya ng consequences po sa buhay niya, no? No? Kasi nga, yung emotion, hindi niya alam na nadali na pala siya, no? Nadali na siya ng kaaway, no? Na akali yun pa. Pero hindi na niya alam, dire-diretso na yung nagawa, no? Ang mga bagay na hindi naman nararapat gawin. Kasi nga, mahirap, no? Yun yung sinasabing issue na hindi talaga natin agad-agad nalalaman. At minsan, ganun kasi tayong tao, hindi natin pinapansin. Kaya nga, 'di ba, minsan kapag napapansin natin, 'di ba, nakikipagbuno tayo na bakit ka ba ganito? Bakit ka lumayas ka, 'di ba? Yung ganoon, 'wag ka maging mataray, 'wag ka maging yung tipong nandoon na naman yung mainitin mong ulo. So, lagi kang nakikipagbuno, lagi kang ano. Kaya nga, pag hindi mo na kaya, nandoon na yung rebuking, in the name of Jesus, lumayas ka, Satanas. Wala kang karapatan sa buhay na ito dahil ito'y sa Panginoong Diyos lamang, 'no, 'di ba? So afternoon, mawawala yun, mga kapatid. So talagang ako po, ano, a living testimony. So talagang na-open ko po yan sa ating pastor, sa ating sa mga kapatiran po na tunay, no, grabe na yung tipong kahit po nasa maliligo ka, i-inject ng kaaway sa ating mga puso, sa ating isipan, na talagang grabe yung iti-twist ng kaaway, grabe po, no. So kaya kailangan talaga, mga kapatid, wag natin siyang takpan, wag natin siyang hayaan, no? Wag nating hayaan, no? Yung pagtatakip is parang hinahayaan lang natin na okay lang, no? Wag na nating hayaan, mga kapatid, bagkus lagi nating i-acknowledge, and then sa pag-acknowledge natin, i-rebuke. Ngayon, kung hindi talaga kaya, patuloy po tayo manalangin, mga kapatid, kasi yun lang yung yun lang talaga yung makakatulong sa atin, mga kapatid, no? So yun nga po, no? How we overcome, no? Addiction. So again, addiction is hindi lang po addiction in pertaining po, mga kapatid, sa substance, ha. So activity and even sa mga bagay-bagay and even sa tao, mga kapatid, no. And a blessed evening po, Sister Dorish. So yun po, no. So how we overcome, mga kapatid, no? The word of God crushes. Excuse me. Every strongholds and defeats every enemy. So, lagi niyong tandaan, mga kapatid, kapag dumaranas tayo ng rejection, kapag dumaranas tayo ng akala natin tisod na tayo, na akala natin tayo na lagi yung pinaparinggan. Pero yun nga po, no, lagi nating tandaan, ang salita ng Panginoon ay nakakakilala po, mga kapatid, no? Nakakakilala ng mga pag-iisip. Kaya nga, akala natin sakit na tayo, pero nakita ng Panginoon na may kailangan baguhin sa ating mga buhay. Kaya kailangan nating i-humble ang ating mga sarili at i-acknowledge natin na tunay na ganito tayo, mga kapatid, no? Tunay na ganito tayo, tunay na mahina tayo. Kaya nga, kailangan nating ipa-break ito sa ating Panginoon. So yun nga po, no? It's sabi nga, when you are in Christ, addiction and its false mask of security have no place or power in Him. No, your body, soul, and spirit belong to God. So, lagi niyong tandaan, mga kapatid, ang ating mga katawan, ang ating mga kaluluwa, at ang espiritu ay tanging sa Panginoong Jesus lamang. Kapag nakaramdam na po tayo ng self-pity sa ating mga buhay, therefore, no, lagi nating isipin ng ating katawan, kaluluwa, spirito ay tanging sa Panginoon lamang. We must. Kaya nga, di ba, ang ating title, there is power in the name of Jesus, no? We must rebuke it, mga kapatid, no? So, given na ito nga yung sinasabi na akala natin,
nasisiraan na tayo ng isipan kasi yun nga parang kinakausap na natin ang sarili. Yun yung pakikipagbuno natin na hindi po pwedeng manaig ka sa aking buhay. Hindi ka po pwedeng manaig ka kasi yun nga no, laging pinapaalala ng Panginoon sa atin, ang ating katawan, ang ating kaluluwa at spirito ay tanging sa Panginoon Diyos lamang. God bless you, brother Carlo. So yun po no. So no matter the addiction, no, that tries to twist its identity around your soul, God's word will sever its entanglement. So anong sinabi nito? Kahit ano pang twist ng kaaway na nilalagay sa ating mga buhay, kayang-kaya po yan, no? Kayang-kaya yan sirain ng ating Panginoon. Sabi nga dito, puputulin ng salita ng Diyos ang pagkakatali nito, mga kapatid, no? So, yun mga kapatid, no? So, wag nating itago, no? Kasi minsan kasi ginagawa din yung kaaway. Kasi ako din, ganun din po, no? Hayaan mo na lang, no? Hayaan mo na lang, wag mo nang Pero, yun na yung way papasok siya, magiging pride, magiging hatred. And then, nagugulat na lang tayo, nandun na tayo, na nabitag na tayo ni Satan, mga kapatid. So, as we read the book of Galatians chapter 5, verse 1, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke or bandage, mga kapatid. No? In Christ, again, mga kapatid, we are no longer a slave to sin. No? Meron man tayong sin, no? Pero patuloy natin itong ilapit sa Panginoon. No? Patuloy natin kung meron tayong nagawang kasalanan, mga kapatid, mas lalo po tayong, ito na nga yung sinabing, never ceasing, no? Never ceasing the prayer, mga kapatid. No? A blessed day din po, Brother Eric, no? So yun po, no? Addiction is a yoke or bandage. Again, addiction. So, addiction po ha, hindi lang po pertaining in sa substance, mga kapatid, no? So, God breaks every chains in our lives. Amen, no? Amen. Even po ang sakit, mga kapatid, that is a chain that given, no? Nagbinigay ni Satan. Minsan, di ba, naalala nyo po yung mga pipi, di ba, na pinagaling ng ating Panginoon. So, imagine niyo po, mga demon spirit, no? Mga chains siya, di ba? Even doon sa mga sinasaniba ng espiritu, no? Mga masasamang espiritu, they are chained, mga kapatid, na chained ang kanilang buhay doon sa mga evil spirit, no? Kaya nga, di ba, tunay po yung may sinasaniban, tunay po yun, mga kapatid, no? At yun yung chain ng mga tao, yun ang hirap ng ganun po, mga kapatid, no? Dahil unti-unti papatayin, no, ng mga evil spirit ang yung physical na muli, yung kaluluwa mo na, no, yung kakahantungan, no, na masama na, no, masama dun sa evil na mundo, mga kapatid. So, yun po, no, kaya nga kailangan po natin, sabi nga po, no, as we read po the Isaiah book, book of Isaiah chapter 10, verse 27, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. So therefore, we are given, no? Sino ba ang anointing? Nag-iisa lamang yun, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesus, no? A blessed evening po, Brother Apao, so from Taiwan po, no? So yun po, no? Those who are in Christ, mga kapatid, have been given authority by God Himself to enforce His word and power to command the enemy to flee. So, praise the Lord, no? Praise God. Na yun nga po, no? We are commanded, no? Talagang lumayas, lalayas po, no? Ang kasamaan po, no? Sa ating mga buhay. When we choose to accept Jesus Christ, every stronghold and struggle must lose its grip and its condemning power from off of your life. So, ito po mostly condemning, no, condemnation. So, yun po, no, kung patuloy po natin yan, mga kapatid, na i-acknowledge natin at hahayaan po, mga kapatid,
yun po, no, talagang madidiskaril yung faith natin sa Panginoon. Yes, given po, no, lahat naman po ng tao ay makasalanan, no? Ginagamit lang ni Satan na yung kasalanan na yun, i-condemn ka, mga kapatid. Pero tunay, ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan. At yun po, no, yung habag at awa niya, no? Imagine niyo po, binigay yung salvation alang-alang sa atin, mga kapatid, no. Yes, we are sinner, pero nandun yung pagmamahal niya. Nandun yung grace niya na patuloy, no, abounded us, no, na muli, no, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, no, na pagkatiwalaan siya. Dahil yung chain na yon, lalong-lalong gagamitin po yon ng ating ng nakaaway, no, yung condemnation, no. Ang condemnation, nilalagay yan ni Satan sa ating mga buhay, no? Nilalagay yan ni Satan sa ating mga buhay para hindi tayo magpatuloy, no? So, wag po tayong ganun. So, kung maaalala nyo po, no? Maaalala nyo po, meron akong isang napanood, yung Pilgrims, no? So, kinokondem siya, no? Actually, ginagamit pa yung buhay. As pareho din po ni Job, mga kapatid, no? Nandun din yung condemnation na sinasabi ng asawa niyo, no, magpapatuloy ka pa ba dyan, no? Actually, asawa na po yun, mga kapatid. Magpapatuloy ka pa? Tinan mo na nangyayari sa buhay mo, no? Misto lang ikaw, nagkasakit, tinan mo yung tsura mo, mukha ka nang, di ba? Tunay, kung tunay bang may Diyos ka, bakit ka nagkakaganyan, no? Yun yung condemnation na tipong, kung tayo bilang, yun nga, no, kung mahina ang faith natin sa ating Panginoong Jesus, din yun po, no, mahirap, mga kapatid, no, mahirap po, kahit nga ngayon na meron tayong mga pinagdadaanan ng mga struggle, mga kapatid, di ba? Napakahirap. Pero yun nga, no, patuloy tayo, ipatuloy natin yung ating buhay, lagi nating dandaan. Maikli lang yung buhay natin sa mundong ito, no? So, kung meron man tayong struggles na nararanasan, there is hardship man na nararanasan, there is rejection man na nararanasan, patuloy tayo sa ating Panginoon dahil hindi po yan magtatagal. Ang ating mga buhay din po hindi din magtatagal sa mundong ito. Basta magpatuloy po tayo, unang-una, huwag nating i-mask, huwag nating takpan, no, yung mga emotion, mga negative emotion, no, huwag nating takpan yun. Bagkus ihayag, no, ihayag natin, and then patuloy po nating ipanalangin, no, patuloy nating i-rebuke dahil sa paglakad sa path ng ating Panginoon, patuloy po ang kaaway, no, na tayo po'y sisirain at sisirain, no, kasi yun nga, yun ang gusto niya, no, meron siyang maisama, no, yung mangamong ba siya, no, mangamong, yung tipong dadalhin niya ang lahat, no, hindi siya papayag ng siya lang, mga kapatid, no. So yun po, no, of your life. When you are in Christ, lagi nating tandaan, mga kapatid, kung tayo po ay nasa ating Panginoong Jesus, no, He has given us the power to resist the devil, no, and he will flee, no. It's up to us, no? It's up to us to embrace His Word. So, lagi po nating tandaan yung free will, no? As ito nga po yung ni Sister May, no? Na ang free will ay sa tao, no? Pero ang will ng Panginoon ay ang kanyang salita. Kaya yun nga, it's up to us to embrace His Word and trust His promises, no? Nasa sa atin, mga kapatid, kung patuloy nating ine-neglecto at ire-rejecto, mga kapatid, then wala po tayong ito na yung sinasabing wala na yung sinasabing magtuturuan pa kung kanino kasalanan, no? So lagi nating tandaan, no, ang buhay natin sa mundong ito ay hindi din po magtatagal, no. Kung meron man tayo, no, meron man tayong mga chain, stronghold sa ating mga buhay, then we must, no, it's a must na kailangan nating ipa-break ito sa ating Panginoon. Yes, amen. Enjoy. Glory to God, Sister Christina. Enjoy life in serving the Lord. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Amen. Don't mask the mask. Amen, no? So, wag po nating takpan, no? Wag po nating takpan. It's a must talaga, mga kapatid, na kailangan nating ihayag yung mga negative, mga hidden, no? So, yun po, no? The power of sin no longer has its death grip, no? On us when we choose our Lord Jesus Christ and not to serve, no, our flesh, mga kapatid, no? So,
It's either your flesh or it's either our Lord Jesus Christ. So again, the emptiness na binibigay, no? The emptiness ng ating mga buhay ay hindi po mafulfill ng yaman ng mundong ito, no? Ng sinasabi nating pagmamahal ng tao sa mundong ito, kasi ang pagmamahal ng tao ay nagbabago. Kaya nga patuloy tayong lumakad sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal na maibibigay din natin sa iba. So imagine niyo po yung sabing the love of Christ, no? Hindi po nagsabi po na I love you ang ating Panginoon, pero paano niya pinakita ang pagmamahal niya sa lahat na makasalanan? 'Di ba nagpapako siya sa krus? Paano po pinakita ni Apostle Paul ang pagmamahal niya? Sa mga kapatiran, 'di ba? Sa palagi niyang pagre-remind, mga kapatid, no, na kahit na araw-araw siyang patay alang-alang sa ating Panginoon, no? Pero he gave his life, no? Actually, wala po siyang asawa. He gave his life, no, to our Lord Jesus Christ, and his love po, no, para sa iba is para maibigay din yung salita ng Panginoon. Yes, amen. Yes, through action, mga kapatid. Kaya yun nga po, no, pagdating sa tao, yes, given, madali lang po talaga magsabi ng I love you, no? But, yun nga po, no, through action, no? Minsan, mas makikita natin na pagmahal ka ng isang tao ay hindi mo makikita actually sa salita, no? Masasabi mo ito sa gawa, mga kapatid, no? Madali lang po yan, even, no, lahat po ng tao ay kayang-kayang magsabi ng I love you. But yun nga po, no, ang kakayanan po na gawin ito is yun po yung kulang sa tao. Kaya nga patuloy tayo sa paglakad sa ating Panginoon, no. Ayun sa kanta, ako ay adik hindi na sa bisyo kundi sa presensya mo. Ako ay adik kundi sa mga salita mo. Yes, hallelujah. Praise God, no. So ganun po, mga kapatid, no. So as we read po, no, 2 Corinthians 5:17, no. So therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away; behold, all things have become anew, no. So panghawakan natin ito, mga kapatid, no. Panghawakan natin na kung tayo po ay daranas muli, no, doon sa mga addiction ng ating buhay, no, lagi po nating tandaan na tayo po'y binago na ng Panginoon, no? Kaya nga kailangan magkaroon natin self-examination sa ating mga buhay kung tayo ba'y lumalakad talaga sa presensya ng ating Panginoon, no? So, lagi nating tandaan, no? Old appetite, no? Lagi nating i-ask, no? Ask God to allow us to feel how He feels about sin, no? Ask God to give as the appetite to read His Word and to discover what He cares about, no? Draw closer to Him and He will draw closer to you. So, mga kapatid, no? So, kung nais natin po, no, nais nating matanggal ang chain na ito, mga kapatid, then we must hingi natin sa Panginoon na bigyan tayo ng appetite na magbasa ng Kanyang salita at madiskubre po, no, ang lahat ng kaparaanan, no, para hindi po tayo manahan sa dati nating buhay, mga kapatid, no. Yes, amen. We need to live a new life in Christ, no. Amen. Jesus never fails. Kaya tandaan niyo, mga kapatid, a man will always fail, mga kapatid. Inamin po yan ni Haring David, no. My heart and my flesh will fail, but you, O Lord, but God is my strength, no? Tunay, mga kapatid, talagang mag-fail tayo. Pero ang ating Panginoong Hesus ay hindi po, mga kapatid, no? So as we read the book of John, chapter 8, verse 36, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed, no? Panghawakan natin ito, mga kapatid, na kung tayo po ay pinalaya, no? Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya, no? When we are in Christ, no, we are no longer a slave in sin, mga kapatid. So dito na po tayo, no. So kailangan din po nating mag-take caution, mga kapatid, no.
take caution, no? Bilang mananampalataya, ito nga po yung sinasabi na kailangan po nating isurround ang ating mga buhay, no, with godly counsel, no. Find people who are spiritually stronger and more mature than you in your weak areas, no. So again, hindi lahat ng tao, no, ay matured, no, matured enough, no, spiritually matured. Kaya nga kailangan po mag-take caution tayo, kailangan tayong mag-ingat. Kaya we must surround ourselves with godly counsel, mga kapatid, upang tulungan tayo na ma-lift up din po yung faith natin sa ating Panginoon. Ask God, no, we must ask God through prayer to send people who are after His heart to surround us in this critical season, mga kapatid, no. Kasi kung tayo po ay hindi tayo surrounded ng godly counsel, mga kapatid, no, yun ang mahirap, no. Sabi nga, 'di ba, kung tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So yun po, no. So we must surrounded by, no, yung makakapagpalakas sa ating mga spiritual na pananampalataya sa ating Panginoon. In the multitudes of counsel, there is safety. Amen, no? So, godly covenant of partners. So, lay aside every weight or past temptation, no, that will cause you to stumble. No, even the temptation, there is, no, yung temptation ay isa din sa inside, mga kapatid, no. So kailangan wag na nating itago yun, no, ihayag natin yun at patuloy natin yung rebukin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, no. Kung hindi po madali, mga kapatid, actually hindi po talaga madali, pero patuloy mong labanan, patuloy nating labanan, no. Again, no, again, wala tayong, kumbaga wala na tayong, lagi nating tanda na wala na tayong lakas, wala na tayong ibang mahingan pa ng tulong, mga kapatid, no. Ito nga yung sinasabing iniwan ka na ng lahat, no, iniwan ka na ng lahat, pero sino bang nananatili sa'yo kundi ang Panginoon, mga kapatid. So ngayon pa ba tayo magda-doubt na sa lahat ng issues na mga ganong scenario, no, hindi tayo iniwan ng Panginoon, no. So minsan nanghihinawa, no, pagdating sa tao nanghihinawa, no, out of love, no. Yun nga minsan na talagang mahirap sa ating tao, pero lagi natin yung ibigay sa Panginoon, no. Iiyak natin, masarap po umiyak sa Panginoon, mga kapatid, no, na muli. Talagang alam mo yun, after mong magpray at umiyak sa Panginoon, mawawala siya, no. Mawawala, no, yung feeling. Amen, no. Kailanman ay hindi po tayo iniwan ng Diyos. Fill your life with God's word and God's people. Amen, mga kapatid, no. Kasi yun nga, no, ito nga yun, no, naging kalakasan yung kanilang buhay na patotoo kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. So ibig sabihin, kung ginawa yan ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya, mangyayari din po yan sa ating mga buhay, mga kapatid, no. So lagi nating tandaan, He is always there, no. So given the man, talagang nandun yung kahinaan, pero ang ating Panginoon ay patuloy po yun na nagre-remind. So sa ngayong araw na to, ni-remind tayo, pinapalahanan tayo ng ating Panginoon, no. Kung meron pang nananatili sa ating mga buhay, then ilapit natin sa Kanya. Kung maging open po tayo sa Panginoon, nagki-create po tayo ng safe place sa ating mga sarili at sa taong nakapaligid sa atin. Amen, no. Amen. So yun po, no, as we read the book of Psalms, na chapter 91 verse 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him, no. Sabi nga, 'di ba, ng Panginoon, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya, mga kapatid. So how great is our God, mga kapatid, na muli, no. Akala natin yung last nating buhay, wala nating pag-asa, pero meron palang pag-asa. At yun ay binigay po, no, galing sa salita ng ating Panginoon. Meron tayong pag-asa, mga kapatid, no. So patuloy lang tayo sa paglilingkod, patuloy tayong magbasa ng kanyang salita, dahil wala naman tayong ibang kalakasan kundi ang salita ng Panginoon. At patuloy natin itong
ilagay, no? Ilagay sa ating mga puso't isipan, no? Lagi natin niyang iaano sa ating mga subconscious mind, mga kapatid, no? Yes, a blessed evening po, Brother Jerry po. So, yan po, no? Yes, amen, no? So, as we read po, no? Sabi nga din po dito, no? Utilize, no? Kaya nga, we need din po a pastor, no? A pastor that will give us advices, no? A pastor that will lead us in the right path of God, no? A pastor that will help us, no? Yung magbibigay talaga ng covenant accountability na muli hindi niya hahayaang mapariwara yung isang kaluluwa, no? So, ganun po, no? Kaya kailangan, no? Again, we must surrounded by godly counsel and we must utilize din po, no? Na, yun nga sa ating pastor, no? Dapat meron tayong pastor na muli. Yun nga po yung sinabi na God-given covenant accountability, no? Sila po yun, mga kapatid, ang ating mga pastors, no? No? Na muli, again, the word of God is a two-edged sword. Na muli, hindi po si pastor, no, ginamit lamang ang ating pastor para po i-correct tayo. Ang ating gagawin is syempre po magpasakop po, no. We must humble ourselves. And again, lagi po yung pinapaalala ng ating pastor, kung meron man siyang tinuturo na out of the word of God, then yun nga po, no, yun ang sinasabi na wag niya tayong paniwalaan, no. So yun po, no, we must, no, dapat nandun din yung discerning ng ating mga buhay, no, at ang makapagbibigay po, no, na yung ating Panginoon, no. Ang sabi nga po, no, sa Book of Proverbs chapter 11 verse 14, where no counsel is the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. So binanggit po yan ni ang ating kapatid na si Bro Carlo, no. So sabi nga po dito, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak, no. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan, mga kapatid. So we must, no, kailangan po nating magpapayo. Kailangan nating we must take advices, no, from our pastors, no. Yes, given na masakit sa masakit, pero kailangan nating i-accept, no. We must humble ourselves, no. Sabi nga, kahit hindi man ikaw 'yun, so kailangan mo pa ring iilapit sa Panginoon. Lord, kung ako man ito, Panginoon, tulungan mo akong maging bago, no, sa harapan mo, Panginoon. Na huwag mo pong hayaan, Panginoon, na yun nga, no, yung matisod, no. Dapat wala po tayong katitisura, no, sa salita ng Panginoon. Dahil yun nga, no, ang sabi nga, 'di ba? Kung ang pastor natin, no, siya na po nagsabi na even the angels, no, kung magturo man ng mali, no, mali out of the word of God, then huwag po nating paniwalaan, mga kapatid, no. So tunay na kasi minsang twist, no. Pero again, tayo po'y kumapit, no, magpaturo at magpasakop, no. So bakit ba sila naging pastor? So kung paano ba sila minold, no? So hindi naman yes, lahat po tayo'y tao, pero yun nga po, no, God-given covenant accountability, at yun po yung mga pastors po natin, no. So yun po, no. Again, finally, run your race with patience, no, and diligence, mga kapatid. Continue to move toward God and away from your past. God is with you along the way. God is with us. Excuse me. So, mga kapatid, pag sinabing patience, the tolerance, no? The tolerance na mararanasan natin sa pagtakbo na sa buhay natin dito sa lupa. So there are lots of hardships, struggles pa, mga kapatid. But again, no, kung patuloy natin tong i-acknowledge at ibibigay sa ating Panginoon, no, then yun nga po, no, hindi po tayo nag-iisa sa ating takbuhin, mga kapatid, bagkus tayo po'y kasama, tayo sinasamahan ng Panginoon, no. Pag sinabing diligence, persistent, mga kapatid, no, hindi po ngayon okay, bukas hindi, no. So kailangan pag sinabing persistent, dire-diretso po tayo, mga kapatid, no. So as we read the book of Philippians chapter 3 verse 14, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hallelujah, no.
So, lastly po mga kapatid, no? Beware of double-mindedness, mga kapatid. So, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoon, we must not have this kind of mind, mga kapatid. Dapat hindi po tayo double-mindedness, mga kapatid, no? Dahil sinabi po sa salita ng Panginoon, sa James, sa Book of James, chapter 1, verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways, mga kapatid, no? So, kung yun po mga kapatid, kailangan po no, ang taong may dalawang akala, ano, ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. So, kung tayo po'y lumalakad sa ating Panginoon, we must be stable, no? We must be, yun nga po no, wala na po yung doubted. Kasi pag sinabing double-minded, there is doubt, no? Sa paglakad natin sa ating Panginoon, lagi nating ipairal po, no? Paiiral yung kaunawaan na bigyan pa tayo ng yun nga po no, sa pananampalataya no, patuloy no, patuloy na bigyan tayo ng kalakasan na mas lalo pang manaig ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Huwag na po tayo mag double minded kasi yun nga po no, hindi magiging stable po yung path natin papunta sa Panginoon. Kasi ang sabi nga po dito no, magkakaroon ng severe, no? Severe struggle talaga kapag meron tayong double-mindedness, mga kapatid. Na hindi natin po pwedeng slow. At ito din po ang magkukos, mga kapatid, ng slow growth, no? And disrupt your process, no? Na kung meron tayong pagdo-double-minded, doubted, no? Doubtedness po, no? Ay yun po yung magbibigay sa atin ng, yun nga, magdi-disrupt na dun sa process na instead na dire-diretso na po tayo sa ating Panginoon. Dahil kailangan po, no? Kailangan po nating mag-root sa ating Panginoon. Kaya tanggalin na po natin, mga kapatid, no? Yung double-mindedness, mga kapatid. Kasi isa din po to sa ginagawang tanikala ng kaaway no, sa ating buhay. Kapag double-mindedness tayo, we are not talagang faithful to the Lord. So, dapat tayo po'y single mind. Kumbaga, nandun lang, nag-iisa lang, no? Yung faith natin, patuloy nating ipaglaban, no? Patuloy nating ipaglaban. Dahil minsan sa tao, kapag dumadanas na nga sa hardship, nandun na yung double-mindedness. Nandun na po yung doubtedness po, no? Na muli, no, sa paglakad natin sa ating Panginoon, hindi po tayo nasa bed of roses, no? As quote by Ate Shine, hindi po tayo lumalakad sa bed of roses, no? We have burden, mga kapatid, no? Dahil tayo ay disciple of our Lord. Pag sinabing disciple, we are believer, no? Tayo po ay tagasunod sa ating Panginoon. And we must not doubt, no? We must not doubt, no? Ang salita ng ating Panginoon. Yes, ito nga sinasabi, yes, hindi po natin nakikita ang ating Panginoon, pero nafe-feel natin yung presence niya, mga kapatid, no? So, hold on, no? Sabi nga dito, no? Truth to hold on to. We must hold on to the truth, mga kapatid. At ang katotohanan, no? As Jesus said, no? He is the way, the truth, and the life, no? There is no man, no? Na makakapunta sa ating ang sa ating Ama na sa langit no, bagkus siya lamang, mga kapatid. Kaya we must hold on to our Lord Jesus Christ. Amen. Yes, amen. Thank you po, Pastor Jerry. So take up the cross and follow me, mga kapatid. So as we read at the book of Psalms chapter 27 verse 10, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up, mga kapatid. Kung mayroon tayong rejection, then lagi po nating tandaan, the Lord will take us up, mga kapatid. When others give up, God will never abandon us, mga kapatid. He never fails, no? As we read the book of Proverbs chapter 3 verses 5, 6, no? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy way acknowledge him and shall direct thy paths, no? So talagang kailangan po nating magtiwala po, no? The key word is trust, no? We must have
trust in the Lord, no, na siya ang magbe-break ng chain sa ating mga buhay, no. The addiction hindi lamang po sa substance, hindi lamang din po sa activity, hindi lamang po sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito, bagkus yung sa emotion, sa rejection, self-pity, no, na hindi man tayo minahal ng mundong ito, okay lang yun dahil mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, no. May nag-iisang talagang hindi nagbabago ang pagmamahal, at yun po ang ating Panginoong Hesus. Yes, we are human na patuloy, no, nasa flesh tayo, nagbabago po, no, kasi meron tayong emotion, mga kapatid, na patuloy, hindi po tayo perfect, no. The one truly perfect is our Lord Jesus Christ, at hindi po tayo po'y kinabukasan nagbabago po ang ating mga ano, kasi minsan sa environment, alam po yan ni Bro Carlo, no, Bro Carlo, no, kasi may tinatawag para may substance yung tao, as sabi nga sa scientist, na magugulat ka na lang kinabukasan, iba yung aura ba tawag nun, no? iba kasi nagbabago ang tao pero ang Panginoon po, mga kapatid, yan yung panghawakan natin, ang ating Panginoon po ay hindi po nagbabago kailanman. Siya ay mabuti, no? Siya ay merciful, no? Na muli, doon lang natin makakamtan. Siya ay matuwid, mga kapatid. Siya ay banal, no? So, there is substance. Yes, amen. May substance yan, kasi minsan, meron akong nabasa dyan sa tao, magugulat ka na lang nagbabago-bago yung emotion. Kasi there is a substance, no? Lalo na pag sa environment, nakukup up niya, nakukuha niya, no? Nakukuha niya, kaya nagbabago yung emotion ng tao, no? So, magugulat ka. So, ganun yun. Yes, amen. So, we, again, mga kapatid, so ito yung sabi po ng ating Panginoon, no? He will deliver us from every oppression, depression, and every pressure of life, mga kapatid. So, kung tayo po ay oppressed, depressed, and pressured by this life, no? So, lagi nating tandaan, He will deliver us, mga kapatid, no? Hindi po immediate, pero patuloy nating i-work out ang ating faith sa Panginoon. Dahil again, siya lamang ang makakapag-deliver, makakapag-break ng chain sa mga negative thoughts, sa mga negative actions, sa mga negative attitude sa ating buhay, mga kapatid, no? Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa ating Panginoon, no? Amen. Malaki po ang impact talaga ng environment. Yes, hallelujah. Manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? So, we must, no? It's a must na panghawakan natin yung promise ng ating Panginoon. So, yun nga po, no? So, we must be faithful also po sa ating Panginoon. So, lastly po, mga kapatid, no? Ito na po yung kung bakit patuloy tayo, no? Patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong mag-trust sa ating Panginoon. Sabi po sa Book of Jude, chapter 1, verses 24 to 25, no? Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. No? Will keep us from, no, pagkatisod, falling, mga kapatid. Kaya sa atin mga lumalakad po, no, sa ating Panginoon, so hindi na po, no, angkop ang pagkatisod sa atin, mga kapatid, no. Hindi na tayo dapat matisod, no, kasi yun nga, no, again, may turo nga po, no, sa isang preacher na lahat ng pinipreach ng isang pastor is lagi nating i-accept sa ating mga buhay na tayo yung tinuturuan ng salita ng ating Panginoon, no? Huwag na tayo maghanap na yung katabi ko, ay ganito yung katabi ko. So, ganun minsan kasi talaga ang tao. Kasi nandun nga yung minsan nandun yung carnal mind. Minsan yung fleshly nga, no, yung mga thoughts, no? Nilalagay yan ng kaaway, no? Nilalagay yan. Kasi talagang, again,
nananalay tayo sa ating mga dugo ang kasalanan, mga kapatid. Kaya hindi tayo talaga perfecto. Kaya patuloy, no? Pero lagi nating panghawakan po, no? Na binigay po ang ating Panginoong Hesus upang tayo po ay, no? To keep us from falling, no? And present us being faultless, mga kapatid. Walang kapintasan, no? Kaya we are, ito nga yung sinasabi, no, we are blessed, mga kapatid. Mapalad tayo na the fact na tayo po'y makasalanan. There is a Jesus Christ who give us, no, who give us na muli yung mga chain sa ating mga buhay, no. Ayan ay ibibreak ng ating Panginoon, no. There is power in the name of Jesus, no, to break every chain sa ating mga addiction sa ating mga buhay. So addiction, again, maging maingat tayo sa social media, sa paggamit ng ating mga gadget, dahil muli, no, gumagawa ang kaaway. Again, we are in the flesh, mga kapatid. Ngayon, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, ang command ng Panginoon kay Joshua, 'di ba? Kailangan pagbulay-bulayan po ang aklat, 'di ba? Dahil 'yun yung makakapagbigay sa kanya ng kalakasan, mag-root, mga kapatid. Kaya lang dun sa pagbulay-bulay natin, huwag nating iwala yung prayer na patuloy na ilagay sa ating mga puso't isipan na maisapamuhay natin, mga kapatid, na maging good influence tayo sa iba, no? So ito yung lastly, be blessed, be set free, be delivered, it's time to be whole. So kailangan po, no, dahil po tayo mapalad, no? So, ang kinin na po natin na tayo po'y malaya na po, no? Dahil muli, no? Tayo tinubos ng ating Panginoong Hesus, no? So, yes, given we are in the flesh, but still, no? The Lord Jesus Christ, full of mercy, no? The grace of salvation, na muli, we must work out, no? We must work out on our salvation, mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung salvation na kaisa-isang pinagkaloob sa atin ay mawala pa sa atin, no? So, again, we have race in the earth, no, we have race na meron tayong tinatakbo, mga kapatid. Kaya kailangan, mga kapatid, patuloy tayong maghingi, no, maghingi natin sa Panginoon na bigyan tayo ng appetite na magbasa ng kanyang salita, na patuloy na instead na mag-scroll tayo sa social media, sa mga reels, sa mga YouTube, no, na hindi na makakagain ng faith sa ating Panginoon, then yun nga, no, we must ask God na, Lord, give us appetite to read your word, no? Dahil ang salita ng Panginoon ay kalakasan po, unang-una sa pananampalataya natin na tayo po'y makapagpatuloy, no? Makapagpatuloy sa kanyang sa lilim ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po natin to gagawin, hindi natin kakalabanin yung ating mga fleshly desire, mga kapatid, then again, no, gagamitin yan ni Satan bilang chain sa ating mga buhay, no. So again, no, huwag nating kalimutan, si Satan ang naghahari ng mundong ito, no. We are blinded, no. Talagang ginagamit ni Satan ang mga wants na ng tao. Gusto niyang i-fulfill yung wants, kasi dapat po sa tao mamuhay tayo ng essential lamang, mga kapatid. The need lang na tayo po'y mabuhay sa araw-araw, no. Excess is not ano na po yun, wants na po yun, mga kapatid. So again, be blessed, be set free, be delivered. It's time for us to be whole sa ating Panginoon. So again, tanggalin na natin yung pagmamas, pagtatago, no, sa mga negative feelings, no. Patuloy natin itong ihayag sa ating Panginoon. And again, we must not be double-mindedness, no. We must not doubt. We must not doubt the power of our Lord, no. Yes, hindi natin siya nakikita, but we feel how He do, no. How, paano siya kumilos sa ating mga buhay. So, doon pa lang, mga kapatid, na malalaman natin nariyan po ang ating Panginoon, no. So, yun lamang, mga kapatid, no? So, maraming salamat unang-una sa ating buhay na Diyos sa gabing ito na muli tayo po itinulungan at tinuruan at ni-remind, mga kapatid, dahil sa huling araw, no? In the last days, no? So, again, we must be vigilant. We must be prayerful. And we must be, no? Trusting the Lord.
no? Kasi in the end times, no? Lahat tayo, wala tayong ibang hangad, kundi ang makasama po, no? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan alamin natin, no? Alamin natin, patuloy nating i-examine ang ating mga buhay kung nasa sa atin pa ang Holy Spirit. Kapag nariyan pa ang mga negative thoughts, negative attitude, negative action, then we must set them, no? Ibigay natin ito sa ating Panginoon. At patuloy tayong magpaturo, no? Tanggalin na natin yung tayo yung masusunod, no? So, lagi po tayong magpaturo, mga kapatid, no? Bilang tao, hindi po tayo perfect, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kailangan po, no? Kailangan pong magpaturo tayo. Dahil again, dapat po sa end days, sa end times, dapat po na ano na tayo prayerful, vigilant, no? Hindi na dapat tayo doon sa mga worldly thing, mga kapatid, no? Dapat mas ano kasi mapalad po tayo, mga kapatid, kasi pinagkalooban na tayo ng kanyang salita na sa huling panahon, no? Sa huling panahon, naka-prophesize niya. Kaya doon nga po, mga kapatid, kailangan wala na tayong double-mindedness. Dapat wala na tayong tago-tago na mga hidden negative, no? Kundi patuloy na tayo sa ating Panginoon na magkaroon ng kalakasan pa. At yun nga, no, ipanalangin natin na ang lahat, no, ay makasama po sa piling ng ating Panginoon. So, purihin ang ating buhay na Diyos, mga kapatid, no. Maraming salamat. So, yun, gaya po, dapat alam natin kung tayo ay mamuhay sa laman o mamuhay tayo may kabanalan sa Espiritu Santo. Yes, amen po, no. So, thank you for the word of God. So, God bless din po, no. So, yun po, no. So muli, no, glory to our Lord Jesus Christ. So, nag-iisa lamang po, no, kung meron mang mapasalamatan sa gabing ito ay nag-iisa lamang kundi ang ating Panginoong Jesus na patuloy na nagbibigay, no, nagbibigay ng paraan upang maabot tayo, mga kapatid, upang ma-remind at maturuan ulit tayo. So purihin na ating buhay na Diyos. Yes, God bless you too, Pastor Jerry. So purihin po, no, so muli, yes, to God be all the glory. Yes, amen. So, muli po, no, we will give, no, give thanks to the Lord. So, magmanalangin na po tayo, mga kapatid, no. Muli, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. We are blessed, we are grateful na muli, Panginoon, pinapaalahanan mo kami, Panginoon, na bilang tao, yes, there is a chain. There is a chain of addiction over the activity, over our emotion, Lord God, even po the mga struggles and hardship ng aming mga buhay. But Lord, maraming salamat dahil lagi mong pinapaalala sa amin na nariyan ka, O Diyos, upang ito po'y wasakin, Panginoon, at sirain. Yes, truly, Lord Jesus, there is power in your name, Jesus, na muli to break every chain in our life. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy, Lord God. Yes, O God, there is hardship sa aming mga buhay. There is problem sa aming mga buhay. Even financial, Lord, but still, we are here, Lord God. Muli kami po'y kumakapit sa iyo, Lord God, na ikaw, Panginoon, pinanghahawakan namin, Panginoon, ng iyong mga salita na kung ikaw ay uunahin, nalalaman mo, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan, nalalaman mo, Panginoon, hindi lingad sa iyo, Panginoon, na kami po'y marami pong pinagdadaanan, bagus, Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita, sa iyong tunay na pagmamahal sa amin, Lord God. Maraming salamat. At muli, the credit, Lord God, muli ang glory na ito ay sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw mapasalamatan, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, Panginoong Jesus. At kami po ay patuloy, Panginoon, na nanalangin, Panginoon, sa buhay ng aming nanay Marina, Panginoon, sa buhay po ng nanay ni Sis Mylene, Panginoon. We ask, Lord God, the complete healing, the successful operation po, Panginoon, na gagawin sa kanya, Panginoon. Tunay, Lord God, ikaw ang aming makapangyarihang Panginoon, na muli, Lord God, ikaw makakapagbigay, Panginoon, na kagalingan sa aming nanay Marina, Lord God. Lord God, kami po ay patuloy na kumakatok sa iyong presensya, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magbigay, the provision, Panginoon, nalalaman mo, Panginoon,
ang financial need ng family po ni Ate Mylene, Panginoon, ni Sister Mylene. But Lord God, we lift it up to you, O God. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. At may kakayanan, Panginoon, na gawin ang lahat-lahat sa aming mga buhay. We claim, O God, we claim the victory sa buhay po ng aming Nanay Myrna, Panginoon, na muli ito'y pinagkaloob mo. In Jesus' name. In Jesus' name. And we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you sa muling pagbibigay mo na kabutihan sa aming mga buhay. Lord Jesus, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa buhay po ng aming kapatid na si Smirly, patuloy mo siyang ang pagkalooban, Panginoon, na kalakasan at complete healing, Panginoon, na muli, Lord God, there is a purpose sa buhay niya, na muli, meron kang gagawin sa buhay niya, Panginoon, at ikaw ang nakakaalam, Lord, you know her heart, Panginoon, at muli, Panginoon, wala kaming ihangad, Panginoon, kundi yung ipanalangin ang kanyang complete healing, Panginoon, sa kanyang buhay. Yes, O Lord, we claim, O God, we claim it in Jesus' name, in Jesus' name. Truly, Lord, there is power in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. We glorify your name, O Jesus. At sa aming mga kapatiran, sa bawat buhay po, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng oras sa inyong mga salita. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. We ask the security, the provision, the protection, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Na muli, Panginoon, kami tao lamang, Panginoon, limitado, Panginoon, sa kaalaman, limitado sa financial, limitado sa lahat, Lord God. But we have faith on you, Lord, na ikaw ang magbibigay, magpuprovide nito, Panginoon. Wala kaming hangad, Panginoon, hindi ang maging kontento sa pamumuhay, ang magkaroon ng payak na pamumuhay habang nandito pa kami sa mundong ito. At hangad namin ang inyong paghahari, ang inyong banal na spirito sa bawat buhay, Panginoon. Pour out, Lord God, your Holy Spirit sa aming mga buhay at patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na manatili sa iyong lilim. Maraming maraming salamat, Panginoon, and we ask the discerning spirit, Lord God, na ma-acknowledge namin ang kasamaan ng kaaway na nilalagay sa aming mga buhay. We claim it, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. We rebuke the work of evil over our heart, over our mind, over our physical body, in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi ka nagkulang. Maraming maraming salamat. Tunay, O Diyos, na wala kaming maibibigay sa iyo, Panginoon, bagkus ang aming mga buhay, ang aming mga kaluluwa. Tanging ito'y sa iyo lamang, Panginoon, at malaya kang kumilos sa bawat isa. Baguhin mo kami, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang lahat, Panginoon, nararapat kang pasalamatan, i-glorify at apurihin at sa iyong dakila, makapangyarihang pangalang Jesus. Amen, amen. So, thank you, Lord. So, mali mga kapatid, no? A blessed evening, no? God bless everyone. So, maraming maraming salamat po, no? Sa buhay ninyo, no? Na maging kalakasan din po ng aming mga buhay. So, magpalakasan tayo mga kapatid. At muli, no? We must be vigilant. We must be prayerful. At huwag na nating takpan yung mga negative emotion natin. So, patuloy tayo, no? Patuloy tayo sa paglakad sa ating Panginoon. Dahil again, no? We are in the last days, no? At patuloy tayong humingi ng kalakasan, no? Na magpatuloy tayo sa lahat ng struggle, hardship natin na nararanasan dito sa mundong ito. Purihin ang ating buhay na Diyos, no? Thank you, Lord Jesus. Glory to you alone. Yes, hallelujah. Thank you din po. God bless you. Yes, God bless everyone. So muli, siksik. Liglig at nag-uumapaw na pagpapala unang-una sa ating mga spiritual na buhay, no? And God bless everyone, no? Ang Panginoon na po, no? Ang bahalang kumilos sa buhay ng bawat isa, no? Na muli mga kapatid, magpaturo lamang tayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kahit sino pang tao 'yon, no? Basta dala-dala yung salita ng Panginoon, no?
doon tayo, no? Magpaturo tayo, mga kapatid. Yes, amen. Be strong in the Lord our God. Kasi ang ating Panginoon ay strong, no? So, God bless din po, no? Brother John, Sister Marily, Pastor Jerry, Pastor Edlin, Sister Shine. So, keep safe everyone, mga kapatid, no? So, pakaingatan po tayo ng ating buhay na Diyos, no? Na muli, no? Tayo ay mananagumpay sa takbuhin ng buhay. Purihin ang ating buhay na Diyos and God bless everyone. We are dismissed na po, no? In Jesus' name.